What's up mga higala? Kamusta? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung saan na ba at kamusta na ba ang buhay ng ibang cast ng sikat na sikat noon na Meteor Garden na sina Sansay at ang grupong F4. Artista pa rin ba sila hanggang ngayon? At sino sa kanila ang hindi pa nag-asawa dahil nabigo sa pag-ibig? At sino naman sa kanila ang may malubhang sakit kaya ayaw magkaanak? At sino naman sa kanila ang may parang telenovela ang love story? At totoo ba ang destiny? Kaya panoorin lang ang videong ito hanggang dulo. Pero bago yan, kapag gusto mo ang ganitong ori ng video, ay pakiclick lang po muna ang subscribe button at ang notification bell para una kang makaalam kapag may bago kaming video. Maraming salamat po. Rini Yang. Siya ang matalik na kaibigan ni Sansay na si Xiao Yu na na-inlove kay Simin. Si Rini ay pinanganak noong June 4, 1984 sa Taiwan. Pero ang kanyang ama ay galing sa Guangdong, China. Kaya nakapagsalita si Rini ng Cantonese. At sa edad na 13, ay maaga siyang nagtrabaho dahil nalugi ang negosyo ng kanyang ama at naghiwalay rin ang kanyang mga magulang. Siya ay dumalo sa Wakang Art School na kung saan dalubhasa sila sa sining ng pagtatanghal. Kaya doon natutunan ni Rini ang husay niya sa pagkanta. Noong taong 2000, siya ay isa sa naging miyembro ng Taiwanese girl group na 4 in Love, pero naging disbanded noong 2002. Kaya kinarir niya ang pagiging TV host hanggang sa naging supporting role sa Meteor Garden. At dito nakilala ang kanyang pangalan. At nagkaroon ng maraming proyekto sa television at pelikula. Nagkaroon rin siya ng maraming mga albums at aktibo pa rin sa showbiz hanggang ngayon na humakot ng napakaraming mga awards, lalo na sa musika. Si Rene ay kasal sa kanyang longtime boyfriend na isang singer-songwriter na si Lee Rung Hao. Sila ay kinasal noong September 17, 2019. Pero wala pang anak dahil sa sobrang busy sa trabaho. Ken Chu. Siya ang gumanap na Simin noon sa Meteor Garden na isang fun-loving playboy na miyembro ng F4 na tumagal lamang ng isang linggo ang mga nakarelasyon. Siya ay naging mabuting kaibigan ni Sansay at kahit na ang matalik na kaibigan ni Sansay na si Xiaoyu ay nabighani rin ng kanyang kagwapuhan. Si Ken Chu ay pinanganak noong January 15, 1979 sa Taipei, Taiwan. Ngunit lumaki sa Singapore kasama ng kanyang mga magulang at nakapag-aral sa Bukit Merah Primary School at sa Bonle Secondary School. At alam mo ba, bago naging ganap na aktor, singer at model si Ken, ay naging waiter muna ito sa Taiwan. At doon siya na-discovery ni Xi Zeping ang bumuo ng boy band na F4. Nag-umpisa siya sa showbiz bilang part-time na assistant ng ilang mga artista at pa-extra-extra sa mga series hanggang isa siya sa bumida sa teleseryeng Meteor Garden. Matapos ang Meteor Garden ay nagkaroon pa siya ng mga teleserye at pelikula na kung saan ang isa sa pelikula niya ay ang Batanes sa Dulo ng Walang Hanggan kasama si Isa Calzado. Nagkaroon rin ng dalawang solo albums si Ken. Ito ang On Ken's Time at ang Getting Real. Noong April 12, 2016, ay nagpakasal si Ken sa kanyang kasintahan na isa ring artista na si Vivian Han. Sa 6 na taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, ay wala pa silang naging anak dahil hindi pa handa si Ken na magkaanak kasi natakot siya na baka mamana ng magiging anak niya ang sakit niyang fibromyalgia, isang namamanang sakit na kapag umatake ay nagdudulot ng matinding kapaguran at sakit sa katawan. Si Ken at ang kanyang asawa ay naninirahan na sa Beijing, China, na kung saan doon din niya pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Noong September 23, 2019, ay nakapagtapos si Ken sa University of International Business and Economics. Si Ken ngayon ay makikita rin sa kanyang YouTube channel na Pipit. Doon makikita mo ang pagkahilig ni Ken at ng kanyang asawa sa mga aso at pusa. Dahil wala silang anak, kaya doon na nila binuhos ang pagmamahal sa mga alagang hayop. Vanessa Wu. Siya ay isa ring playboy na miyembro ng F4 bilang Meizu. Siya ay isang masayahin at kwila sa grupo. Naging mabuting kaibigan rin siya ni Sansay. Si Vanessa ay pinanganak noong August 7, 1978 sa Santa Monica, California. Siya ay nakapagtapos ng high school sa Corona del Mar High School. At noong nag-college na siya ay nag-drop out ito at umuwi sa Taiwan.
Bata pa lamang si Vanessa ay mahilig na itong sumayaw. At sa edad na 18, ay lumabas na ito sa music video ni Jason Nervens na It's Like That. Sa Meteor Garden din unang sumikat ang pangalan niya. Kaya pagkatapos ng teleserye ay nagkaroon ito ng napakaraming proyekto. Noong 2003, ay lumabas siya sa single ni Beyoncé na Crazy in Love. Noong 2004 naman, ay nagkaroon ito ng kanunahan niyang pelikula sa Hong Kong na Star Runner at nasundan pa ito ng maraming pelikula. At ang pinakalatest niya na pelikula ay ang IP Man 4 The Finale noong 2019. Nagkaroon rin siya ng maraming mga proyekto sa television at ang isa ay ang pagiging hurado niya sa Asia's Got Talent. Hindi lang sa pag-arte matagumpay si Vanessa. Siya ay namamayagpag din sa larangan ng musika. Siya ay nagkaroon ng 8 albums at nagkaroon ng mga collaborations sa mga international artists kagaya ni Ryan Tedder ng One Republic, Bruno Mars at Justin Michael. Maliban sa kanyang pagiging artista, director, producer at singer, siya ay isa ring creator or designer ng kanyang sariling jewelry line na 3.V.0.7. Siya ay isa ring creative director ng Reebok ng China. Noong November 2013, si Vanessa ay kinasal sa kanyang longtime girlfriend na isang Singaporean na negosyante at tagapagmana na si Arisa Tsiu at nagkaroon sila ng 2 anak. Subalit nakalipas ang 5 taon, ay nagkahiwalay sila at na-divorce noong 2018. Ngayon ay kasalukuyan pa rin namamayagpag ang pangalang Vanessa Wu sa showbiz. Vic 2. Siya ay gumanap bilang Wazili, ang pinakatahimik sa grupo at pinakamabait. Siya ang pinakamalapit na kaibigan ni Dao Mingzi, pero muntikang masira ang pagkakaibigan nila dahil kay Shan Chai. Siya kasi ang naging protektor at naging malapit na kaibigan ni Shan Chai, at kinalaunan ay nahulog ang loob niya kay Shan Chai. Si Vic 2 ang pinakabata sa F4. Siya ay pinanganak noong June 9, 1981 sa Taiwan. Nag-aaral pa lamang siya noon ng mechanical engineer noong sinamahan niya ang kanyang kaibigan na nag-audition para sa Meteor Garden. Pero hindi niya inaasahan na mapansin siya ng isang talent scout kasi nakita nilang bagay sa mukha ni Vic ang hinahanap nilang gaganap na Wazili. Sa grupong F4, si Vic ang may kauna-unahang solo album na nilabas. Ito ang Make a Wish noong 2002 at nasundan ng Remember I Love You noong 2004. At ang pangatlong album niya ay ang I'm Not F4 noong 2007 na naging top Taiwan's major charts sa loob ng 3 linggo. Matapos ang Meteor Garden ay nagkaroon na siya ng maraming mga proyekto sa television at pelikula. Nanalo rin siyang best actor sa kanyang teleseryeng Coming Home. Si Vic ay nagkaroon ng relasyon sa kasamahan niya sa Meteor Garden na si Barbie Hsu simula noong 2005. Ngunit nagkahiwalay rin nakalipas ang 3 taon. Noong 2011, ay nagkaroon siya ng relasyon sa isa ring artista na si Renew matapos nilang magsama sa set ng Black and White. At nakalipas ang 4 na taon, ay nagpakasal sila noong November 10, 2015. At noong August 2016, ay ipinanganak ang kanilang panganay na anak na babae. Si Vic ngayon ay aktibo pa rin sa kanyang showbiz career at patuloy na gumagawa ng kanyang mga teleserye. Jerry Yan. Ginampanan niya ang role na Dao Mingzi, anak ng isang napakayamang negosyante sa bansa nila. Siya rin ay nakilala bilang palaban at pinakamainitin na ulo sa buong F4. Base sa kanyang karakter, ay hindi siya nagtitiwala kahit kanino bukod sa 3 niyang kaibigan. Pero nagbago lahat nang nakilala niya si Shan Chai, na noong una ay naging mortal niyang kaaway, nang lumaon ay nahulog ang loob nito sa kanya. Pero sino ba si Jerry Yan sa totoong buhay? Siya ay ipinanganak noong January 1, 1977 sa Taoyuan, Taiwan. Si Jerry ay nanalo noong 1998 sa isang TV-based modeling competition at sa Men's Ono modeling competition. Nag-umpisa na rin siyang magkaroon ng mga commercials at lumabas sa ilang mga music videos bago umarte. At naging supporting role sa isang teleserye na Spicy Teacher. Pero lalong nakilala ang kanyang pangalan nung isa siya sa naging bida ng Meteor Garden. Matapos ang Meteor Garden ay nagkaroon agad siya ng teleserye na Love Scar na umabot ang ratings sa mahigit 10%. Noong 2004 ay inilabas niya ang kanyang kauna-unahang solo album na Jerry For You at nakakuha agad ng top 10 selling Mandarin albums of the year. Napanalunan din niya ang best album at ang best newcomer.
Dahil sa kanyang kasikatan ay dinagsa siya ng kaliwat kanang mga proyekto. Bukod sa kanyang album na Jerry For You, ay nagkaroon pa siya ng karagdagang dalawang albums na Freedom at ang My Secret Lover. Si Jerry ay nagkaroon ng relasyon noon kay Lynn Chilling ng mahigit 17 taon, pero nauwi rin sa hiwalayan. Si Lynn ngayon ay kasal sa isang Japanese singer-actor na si Akira, habang si Jerry ay wala pang bagong nakarelasyon at ayon sa mga balita, ay mahal pa umano ni Jerry si Lynn, kaya hanggang ngayon ay wala pa siyang nakarelasyon. Si Jerry ngayon ay patuloy pa rin na mamayagpag ang kanyang showbiz career. Barbie Sue. Siya ay nakilala bilang sunshine ng Meteor Garden. Isang masipag at palaban na babae at palaging pinagtatanggol ang inaapin niyang mga kaibigan. Una siyang nagkagusto kay Wesley pero kinalaunan ay nagkagusto na siya kay Doming Si nung nakilala na niya ito ng lubusan. Dahil sa kanyang ugali na hindi nagpapaapi, kaya nakuha niya ang respeto ng F4 at naging mga malapit na kaibigan. Sino ba si Shansai sa totoong buhay? Si Barbie Hsu ay pinanganak noong October 6, 1976 sa Taiwan. Siya ang pangalawa sa tatlong magkakapatid. Simula pa 1994 hanggang 2001 ay miyembro na siya ng pop duo na ASUS or SOS, Sisters of Su. Kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Jisoo. Nagsimulang nakilala ng gusto ang kanyang pangalan sa showbiz nung isa siya sa bumida sa teleseryeng Meteor Garden. At simula noon ay nagkaroon na siya ng kaliwat kanang mga proyekto at endorsements. At ngayon ay aktibo pa rin si Barbie sa kanyang showbiz career. Kagaya ng ilang kasamahan niya sa Meteor Garden, siya ay nagkaroon na rin ng asawa. Noong November 16, 2010, siya ay kinasal sa isang negosyanteng Chinese na si Wang Xiaofi at nagkaroon sila ng dalawang anak na mga babae. Pero nakaraan ng isang dekadang pagsasama, noong November 2021, ay nag-divorce silang dalawa. Nakaraan ng isang taon matapos ang diborsyo niya sa kanyang dating asawa, si Barbie ay muling ikinasal sa isang South Korean singer na si Ko Jun Yuk noong March 28, 2022. Ang kwento ng love story ni na Barbie at Ko ay parang telenovela. Kasi sila ay unang nakita noong 1997 noong nakita ni Barbie si Ko na nagtatanghal sa isang concert sa Taiwan. At noong 1998, ay muli silang nagkita at nahulog ang loob sa isa't isa at nagkaroon ng relasyon. Ipinatato pa nga ni Barbie ang pangalan ni Ko sa kanyang kanang bukong-bukong or right ankle. Pero nagtagal lamang ng mahigit isang taon ang kanilang relasyon dahil sa pinagbabawal ng K-pop industry ang pagkakaroon ng relasyon ang mga talent nila. Kaya nauwi iyon sa masakit na hiwalayan dahil alam nila na mahal pa nila ang isa't isa. Kaya noong diborsyada na si Barbie, ay muling pinagtagpo ang tadhana ni na Barbie at Ko ay hindi na nila pinakawalan ang isa't isa at nagpakasal. At naging rehistrado ang kasal nila sa South Korea noong February 8, 2022. At nakalipas lang ang isang buwan, ay pinarehistrado naman nila ang kanilang kasal sa Taiwan noong March 28, 2022. Ang dalawa ay nagpatato sa kanilang collarbone na nakalagay, Remember Together Forever. Yan ay tanda sa kanilang pagmamahalan na dumaan sa matinding pagsubok. Pero tadhana na talaga ang naglapit sa kanilang dalawa upang magkasabang muli at matawag na may forever. O ano higala? Naniniwala ka ba sa destiny? Kaya hanggang dito na lang muna mga higala at maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo sa maikling kwento. At siya nga pala mga higala once again para sa mga bago pa lang sa channel na ito pero gusto mo ang ganitong ori ng videos. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick lang po ang subscribe button at ang notification bell para mas una kang makalam kapag may bago kaming video na nai-upload. Maraming salamat po at always be safe and God bless you.